What's up? Welcome back again to my channel, CNTV. And for today's video, ayan, nakikita niyo naman, andito ako sa mga gamit, no? May mga gamit dito sa aking paligid. Andito tayo ngayon sa aming sala, which is ginawa namin siyang stock room ng aming mga gamit na mga blikbayan box, mga tubig, mga ganon. So, ang gagawin natin for today ay papakita ko sa inyo kung paano ko aasikasuhin or paano ko lalagay yung mga gamit ko, no, sa balikbayan box. At ipapadala ko yun sa Pilipinas. At papasilip ko din sa inyo kung ano ang mga laman nito. So, excited na ba kayo? Tara na at sabayan nyo na ako magligpit ng mga gamit papunta sa Pilipinas! Yala! So, actually guys, ito na yung box ko, no? Ito siya. Ayun na siya. Hindi ko lang siya matapos-tapos ligpitin, guys, no? Kasi hindi ako makabili ng isahan. Kasi paglalabas ka ng mall, mabibili ka lang, makakabili ka lang ng ganito, ng ganyan. Hindi naman yan, isahan, mabili-bili mo lahat. So, pagpupunta ko ng mall, mag-grocery, so, inuunti-unti ko na yung mga pwede kong ipabagahin, no? Para hindi din, masyadong mabigat sa aking bulsa na marami na pala akong nabili. So, kung nakikita nyo, nakamask ako, di ba, ang ate? Kasi baka magkasipon ako sa kakaligpit, maamoy ko yung mga, hindi natin alam kung may mga alikabok ba or what. So, para na rin din sa safety ko, and alam ko, excited na kayo, tara na, mag-empake na tayo ng gamit para sa balikbayan box ko. Sana, pati ako din, no, makauwi na, hindi lang yung balikbayan box ko ang makauwi ng Pilipinas. Soon, makakauwi din ako sa Pilipinas. Alam kong soon, yan. Kaya, sa balikbayan box na to, kahit nakakapagod, guys, at least, pagdating ng Pilipinas, yung may tatanggap, yung may makakatanggap ng galing sa akin, at nakikita kong masaya sila, okay na sa akin, yan, no? Kahit medyo gumastos ka, kasi syempre, yung ginastos mo sa pang-bili ng box, eh, sarili mo namang pera yan. Kaya sa akala ng iba, no, mindset ng mga Pilipino, ay, porke maraming pinabagahe, or maraming balikbayan box, or maraming laman yung balikbayan box, yes, madami din siyang pera yung OFW. Which is hindi, guys, mali po yan. Kasi imagine nyo, ha, bumili siya ng pampasalubong sa inyo. Yung pampasalubong niya sa inyo, saan ba yun galing? Galing po yun sa sariling bulsa ng OFW. So, hindi naman po yung OFW na yon is hindi siya kumakain. Siyempre, gumagastos din niya ng pagkain niya, transportation niya, bayad ng internet niya, sa sarili niyang alawan, sa pagkain, na gamit pang labag, gamit kung ano-ano dyan, di ba? So, ayun, kung kaya mostly sa mga OFW, umuwi pa rin sila na walang ipon. Kasi imagine, magpapadala yan sila ng pera buwan-buwan, tapos may package pa, tapos pag-uwi pa ng Pilipinas, may hihingi pa ng pera sa kanila, tapos pagdating noon, may binigay ka na, kailangan mo pa silang i-trip, i-treat, kain dito, kain doon. So dapat, no, tayong mga Pinoy, wag po tayo hingi ng kung ano-ano lang sa mga OFW, kasi ilang pagkain po yung tinipid nilang kainin, or ilang pagkain po ang iniwasan nilang kainin para lang po makabili ng gamit at ipambibigay po sa inyo. So kailangan po, ma-appreciate din po natin yung binibigay ng OFW, no? Kasi yung iba po, guys, imagine, binigyan mo lang sila ng sabon. Ah, nakapunta lang ng Saudi, 2 taon siya sa Saudi, sabon lang ibinigay sa akin. Ah, nakapunta ng Saudi, isang tumbleron lang binigay sa akin. Wag ganun, guys. Kung kahit gano'ng kaliit yan, galing po yan sa pagod po or sa pagtatrabaho po ng isang OFW. So, kailangan po natin in-appreciate yung mga bagay po na binibigay sa atin kahit sa maliit lang na bagay. At least, may binigay kaysa wala, di ba? So, alam po, excited na kayo. Ang dami ko nang sinabi. Tara na! See you later! A few moments later. Hindi ko na yung aking mask! So, as you can see, guys, may mga gamit pa dito sa maliit na box. Yung mga gamit na yan is which is yung mga gamit na gamit ko na yung iba, pero kailangan ko na ipadala sa Pilipinas kasi hindi ko na siya kailangan dito. So may mga iba din dyan na mga bagong bili, papadala ko din yun sa Pilipinas. Dito na yung mga naka-set up na. Actually, meron na siyang laman nga eh. Ito siya, oh. Ito siya, oh. Ayan. May mga bagahe. So bagahe na to, guys. Meron din po yung laman, no? So, ayan. Selectorate. Ito, guys, oh, may isang kahon na to. Malaki to siya. May nalagay ako sa cellophane. Ito. Papakita ko sa inyo, ha. Ayan. Ang laman nito. So, ang laman naman nito. Nilagyan ko siya ng cellophane, guys, kasi ang hirap pag siguro hindi natin alam, no? While on traveling, mababasag yung bote. So, mahirap na. So, dapat naka-ano tayo. Advance tayo mag-isip. Kaya nilagyan ko siya ng plastic. Para if ever mabibiyak siya, hindi siya kakalat doon sa ibang parts. Kaya ito siya ang laman. Ito. May mga perfumes. Mga perfumes. Saka, ayan, no, mga perfumes.
Yan, mga perfumes. Yan din, ha? Diba? Yan, nandito yung mga perfumes, guys. Saka, ito din, oh. May mga gamit din ako, binili. Mga sabon. Yan, bibigyan natin mga sabon doon. Kasi yung mga sabon matagal ma-expired, guys, eh. Saka, itong mga kurtina. Yan, bumili din ako para sa bahay. Saka, syempre, yung mga gamit, guys, no, lahat po ng mga gamit ng mga unicorns. Nagpo-collect po ako dito mga gamit ng unicorns kasi para nagkaroon ako ng sarili kong bahay, eh, puro unicorn. So, ito yung mga, ano, mga punda. Punda ng mga unicorns. Yan, pag may nakita kong unicorns, guys, binibili ko yan. Ito, unicorn din. Saka, ito, may unicorn din ako. Yan, mga unicorns. Mga, nagpo-collect kasi ako ng unicorns, guys, kasi para... Ayun na nga, para pag may bahay ako, isa-set up ko na lang sa yung mga unicorns. Tapos ito, mga gamit, mga unicorns lahat yan. Ayan. Diba? Ito siya. Yay! Oh. So, ayan guys, meron din tayong mga Pringles, no? Kasi favorite ng mga bata. Ayan, iba-ibang flavor ng Pringles. Ayan! Basta kung ano-ano lang makuha ko, guys, no? Yun ang nilalagay ko. Ayan, tapos may binili pa ako, no? Ito, kunin ko lang. Sandali lang, guys. Ito. Bumili ako ng biscuit. Biscuit para sa aking lola, no? Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung mga biscuits. Memories. Kasi gusto ko ng lola ko itong mga biscuit, no? Saka, ito ba? Ito, biscuit din. So, miniature ko talaga, guys, na matagal pa yung expiration niya. Kaya kung bibili kayo, dapat check nyo talaga yung expiration, no? Yan. Tapos, gusto ko ng mga bata sa bahay itong cereals. Yan. Cereals. Cereals para sa mga bata. May Angry Birds. Saka may Power Ranger. Tapos, may binili din ako, guys, na ano, shampoo. Kita mo, hindi pa na ano. May ano na siya. May leak. Bumili ako ng Dove. Yan. Mga Dove. Tatlong Dove, saka herbal essence na ito. Guys, pamain na lang ha, char. Pamain na lang po. Yeah. Ito, may pinili din ako. Pringles. Pamain na lang po, sa vlogger, char. Ayan, Pringles. Yay, may Pringles ako sa papa. So, mga damit, guys, no? Kasi gusto ko itong mga damit nila. Mga Fly Emirates. Ito lahat ng mga damit nila. Ay, natanggal yung shorts. Yan! Fly Emirates! Pero yan. Wala lang muna. May mga hanger pa, guys. Tapos yan. Fly Emirates! Pamain na lang po sa akin, guys, ha? Kung saan, kung ano po, kung gusto nyo po, imain nyo na lang po ako. Fly Emirates! Ito rin. Yan. Tsaka, ano pa ba? Yan. Ito, guys, same kami ng kapatid ko. Fly Emirates din. Same kami tatlo, no? Kasi, para ano? Yan. Parehas kami. Team Emirates! Tapos, ito din. Pamain na lang po. Ayan. So, tara, ipasok na siya natin dito sa box. Pagod na, guys. Tawad tayo, no?
What does he cook? Sana naman guys, hindi ko kasama. Just the Lord. Kinakabahan ako. Baka... baka sumabog siya or baka... ngayon mababasag ba? Pero nung nagpadala ko guys, yung kanan yun, yung unang balikbayan box ko talaga, hindi naman na siya nasumabog. Or, ay, may isa pala, may isa kong gamit na nabasag talaga siya. Kalimutan ko kung anong ano yun. Basta nabasag siya. So, hindi siya kumalat kasi nilagay ko siya talaga yung mga babasagin, pina-plastic ko. Tulad ng ano mo, yung kilala mo, plastic, diba? Kilala mo, plastic, diba? Kilala mo, plastic, diba? Char! Lagay natin siya. Alam niyo guys, ang sarap sa feeling no na pag nagbubukas kayo ng mga gamit, tapos yung mga may nakaantay na ng mga relatives niyo, "Uy, akin 'yan, akin ganito," no? Kasi dati, naiingit ako sa nakikita ko sa akin mga relatives na may mga ano sila, may pasalubong sila. So ako dati tag-receive lang din ng pasalubong, no. So ngayon, ako naman ang magbibigay ng pasalubong para sa kanila. Ayun, sana ma-appreciate ko din yung aking konting bigay sa inyo, no, na mga pasalubong. And alam niyo ba guys, grabe yung pagtitipid ko para lang na makabili ng mga pasalubong para sa kanila. So, pinipid ko yung sarili ko sa ibang bagay. Pero, naiisip ko kasi na masaya yung taong pagbibigyan ko, masaya na din ako. So, okay lang yun na nagtitipid ako. Konting tipid lang naman para sa pasalubong nila, no? Saka, syempre, yung mga binibili ko, para naman yun sa kaligayahan ng iba. Hindi yung mababayaran guys yung kasiyahan na bigay mo sa ibang tao. So, ako okay lang kahit kumastos ako at magtipid ako sa sarili ko basta may bigay lang ako sa kanila. Yun lang. Dami ko na sinabi. Hindi pa puno guys, pero siguro ngayon, lagyan ko na lang muna siya ng mga labels, no? Ito yung label niya. Jeren! Label! Lalagyan ko muna ito guys ha. Lalagyan ko kasi konti pa, hindi pa pala siya napuno. Paano ko puno? Kung hindi ko nakita ang buong loob nito, siguro pag uwi ko na lang ng Pilipinas, no? I-aan ko siya. Iba-vlog ko siya pag uwi ko ng Pinas. Papakita ko sa inyo kung anong buong. Kasi ayoko ng buong pa rin eh. Unti-unti ko na siya kasing hindi guys. Ganyan lang guys muna. Kasi iikot ko din naman itong plaster. Matatakpan din siya kamaya. My God guys, nakakapagod magpaikot-ikot. Ayan, nakakahilo no, pag pinapaikot-ikot ka. Sounds familiar? Tulad lang yan sa ginawa mo sa akin guys. Naalala mo, pinaikot-ikot mo lang ako. Pinaikot-ikot mo lang ako. Pinaikot-ikot mo lang ako. Boom! Oh! Continue na natin. Dami magkabramahin. Tada! Pagunta ko kayo sa sagat na nalikod ko. Promise! Tulong! One eternity late. Yan na yung aking mga package. Konti pa siya. Konti na lang talaga, no? At mapupuno ko na. Akala ko mapupuno ko na. Pero it's okay, guys, no? Siguro, sa susunod na araw, mapupuno ko na to siya. Kaya, laban lang. At excited na ako na makauwi to siya sa Pilipinas. Update ko na lang kayo kung isasend ko na tong box ko. At kung gaano ba katagal yung ano no yung kanilang processing time or yung shipping time nito, kaya saludo po ako sa lahat ng mga OFW dyan na patuloy pa rin nagpapadala ng mga package kahit konti lang yung natitira para sa atin, no? Kaya saludo ako sa inyo kasi unang-una pa po natin yung sariling kaligayahan ng iba para may provide lang no yung gusto nila. Ayan, so siguro hanggang dito na lang muna yung aking video guys.
That's the end of my video. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, maraming salamat po. At don't forget po to like, share, and subscribe. And also, click notification bell for more updates and more upcoming videos. Thank you so much for watching. Goodbye!